Randy, ano yung pagdating sa comics, may ano ako eh, may theory ako na medyo naiinis ako kasi napapansin ko na maraming fans na hindi gumagawa ng comics or hindi pinag-aaralan yung comics. Talagang ine-emphasize nila yung importance ng writer at hindi ng artist. So, may what if question ako para sa iyo. So, tignan natin yung pinakasikat na Filipino comics character, which is Darna. And usually sinasabi ng tao, 'di ba? Darna created by Mars Rabelo. Darna created by Mars Rabelo. Sa tingin mo ba, sumikat si Darna ko? Sa tingin mo ba, in another reality, kung hindi si Nestor Redondo yung nag-drawing ng Darna, sisikat pa rin siya? Pwede siguro. Actually, sobrang taas ng caliber ni Nestor Redondo, di ba? Mm-hmm. Nagkataon lang din kasi nung time niya, marami rin magagaling. Nandiyan si Alcala. Hindi, so, hindi yung kuwari, replace natin ng average lang na artist. So hindi naman sila Alcala or si Coaching or si Alex Nino. Oo. Mahirap masabi eh. Kasi malaking factor talaga yung drawing ni ano doon eh, ni Nestor Redondo. Kasi nung time na yan, 1950s, sumisikat na talaga yung pangalan ni Nestor Redondo eh. Although siyempre si Mars Rabelo sikat na yan eh, nung time na yan. Sumisikat na rin si Nestor Redondo. So tingin ko malaking factor. Well, sisikat siguro yung Darna, pero baka hindi siya ganun kaano eh, kung wala si Nestor Redondo. Pero how do you feel about that as a writer and as an artist? Na ang mga fans talagang nag-i-emphasize sila sa importance of writer. Kasi matalas ko marinig yung ano eh, yung okay lang na hindi maganda yung art basta maganda yung kwento. And yung reaction ko doon is, kung hindi maganda yung art or kung hindi ginagawa ng art yung trabaho niya, hindi niyo nagustuhan yung kwento. Kumpormi kasi sa ano eh, sa kwento. Yung comic kasi natin is commercialized. Ang readers natin is ano, ordinaryong tao. So, kailangan bigyan mo sila ng maganda, bigyan mo sila ng magandang kwento, bigyan mo sila ng magandang drawing. Hindi ito kagaya ng mga underground comics na kahit walang kakwenta ko na yung drawing, di ba? Pero yung concept, yung ideas is maganda, pwede itong tanggapin ng ilang tao eh. Pero ang piniplease kasi dito ng mga commercial comics is yung ordinaryong tao. Kailangan bigyan mo sila ng maganda. Hindi nila kukunin yan kapag hindi maganda yun. Kailangan talaga maganda yung drawing mo. Okay. Randy, may alam naman natin na mga several years ago may kontrobersya tungkol sa isang komikero, yung creator ng Panday. At yung ano yun? National Artist Award ba? Yeah. Yun, yung National Artist Award. Si Carlo J. Caparas. Si Carlo J. Caparas. Yeah. Sa feeling mo ba, karapat dapat siyang magbigyan ng ano, ng recognition as a comics writer na ganun ka sa level na yun? Hindi ko alam in the future ah, pero nung time kasi na yun, parang hilaw. Marami kasing comics creator na parang mas ano sa kanya eh. Kumbaga marami siyang nilampasan. Tsaka ano eh, medyo controversial nga yung pagkaka-nominate sa kanya. Although, syempre, ano siya eh, nominated ni GMA, di ba? Isa na yon. Ikalawa, hindi mo alam kung anong award yung ibinigay sa kanya. Visual arts ba? Or sa writing? Kasi doon palang magkakatalo na eh, di ba? Sa National Artist Award kasi, magkahiwalay yung National Artist for Literature at National Artist for Visual Arts. Si Kuching kasi pumasok sa National Artist for Visual Arts. Si Larry Alcala sa Visual Arts din. So si Carlo Caparas, hindi mo siya pwedeng ipasok sa Visual Arts kasi hindi naman siya nagdo-drawing eh. Nagsusulat siya. Pwede mo siyang ipasok sa literature. Ang problema sa literature, ang dami niyang babanggain diyan. 'Di ba? Kailangan ka level niya sina ni Joaquin, sina 'di ba? Yung mga ganun. So medyo controversial para sa akin yung ano eh, yung pagkaka-nominate niya. Although hindi ko alam, parang nagkaroon yata sila ng different criteria para sa ganun. Parang naglagay sila ng ibang criteria. Baka kailangan na natin ng ano ng category tungkol sa comics. Correct. Oo, dapat nga magkaroon ng iba eh. Kasi kung may category na tungkol sa comics, di lahat okay, lahat pwede na. Correct.
Na-mention mo si Larry Alcala. Can you describe lang ng mabilis yung mga works ni Larry Alcala and bakit siya importante sa comics? Tingin ko isa sa pinakamagagaling na cartoonist ng Pilipinas si Larry Alcala. Marami siyang gawa eh. Kalabog in Bosyo, Bimbambong, kung nagbabasa kayo ng funny comics nung araw, tapos pinakasikat niya siguro yung Slice of Life sa Inquirer, yung mga maraming mga tao, tapos hahanapin mo siya. Ayun, yun ang mga gawa ni Alcala. And then, wala siyang relasyon kay Alfredo Alcala, di ba? Hindi sila mag-ano-ano. Nagkataon lang na pareho silang Alcala. Ibang-iba rin yung pag-drawing nila. Yeah, oo, magkaiba eh. Realistic si Alfredo, si Larry is talagang cartoons. Oh. And then bukod kasi dyan, academician kasi si Larry Alcala. So, naging dean siya ng UP College of Communication. Actually, parang siya yata yung pioneer eh. Parang siya yung nagsimula sa UP. Matibay na nabasihan yon, kaya siya naging national artist. Kasi binakapan siya ng academy. Ganda. Oo. Masasabi ba natin na yung mga, kung tignan natin yung comics sa time na ginawa sila, parang makikita natin yung parang history ng Pilipinas din. Actually may nakausap akong isang batang mahilig sa history ng comics. Sabi ko sa kanya, alam mo, bibigyan kita ng concept, isulat mo kasi hindi ko kayang gawin, sabi ko. Isulat mo yung history ng comics at parallel nito yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi diyan mo maiintindihan yung comics natin as a whole. Kung makikita mo yung parallelism niya sa society natin. Kasi napakagandang output ng comics. Diba, Kenkoy, American Time, di ba? Tapos, nung Japanese era, may lumabas din comics dito. Actually, isa si Tony Velasquez na naglabas ng comics ng panahon ng Hapon. Di ba yung ginawa niya? Kalibapi Family. Talaga? Okay. So, nung 1960s, panahon ng mga hippies, panahon ng pagdami ng mga bold comics, even ng martial law. So, maganda talagang pag-aralan ng comics throughout the years nang lumabas to. Kasi parang mirror siya ng society natin. Nung na-mention mo yung Japanese time, di ba? Konti lang yung comics na lumalabas noon. And of course, that is probably because we were under Japanese rule. Correct. Pero yung... Nung natapos yun, I believe dun nag-debut si Darna, yung Captain Marvel, yung mga Ravelo heroes. Mm-hmm. So sa tingin ba may kinalaman dun yung, malaya na tayo, so ito, gumamit tayo ng superhero kasi kaibigan na naman natin yung Amerika. Kasi 1945 natapos yung yung World War II. 1945 umalis dito yung Japanese. And then 1946, lumabas na yung Halakhak. Siguro yung Halakhak, pwede nating tingnan na Kasi 1945 yung World War II, 1946 yung Halakhak. Magtataka ka, bakit Halakhak yung lumabas? Bakit comedy, di ba? Instead of about the war or kung ano-ano, di ba? Bakit Halakhak? Siguro ito yung pang puno natin dun sa... hirap ng buhay noong 1942 up to 1945. So, kailangan bigyan ng Pilipino ng mga nakakatawang pangyayari. Kaya lumabas yung Halakhak noong 1946. So, a year after ng Japanese invasion sa atin, lumabas yung Halakhak. Ayun, tapos yung Filipino comics, actually, yung mga unang issue, parang medyo ganun din eh. Medyo comedy. Randy, sinabi mo na nung mid-90s parang nawawala na yung comics sa yung comics sa Pilipinas, yung funny comics, yung Filipino comics. Ano yung mga dahilan? Marami. Ang basa ko dyan, six na dahilan. Well, sabay-sabay yan eh. Yung mga dahilan na yon, yung six na dahilan na yon, pare-parehong dumating yon nung time na yon. Number one is economy natin. Kasi 90s yan eh, di ba? Medyo ano yan eh. Galing tayo sa EDSA People Power, tapos pumasok si Ramos na puro brownout, tapos ERAP. Nagkanda hirap-hirap talaga yung mga Pilipino. Maraming
maraming problema economically ng Pilipinas nung time na yun. Tapos pangalawa, pagdami ng entertainment. Kasi 90s, ito rin yung time na nagtatayuan yung mga SM kung saan-saan. Mm. So yung SM, meron ng mga palaruan, may mga time zone, may mga computer games. Tapos sabay-sabay din lumabas yung mga family computer, yung mga handheld games. Sabay-sabay yan eh, nung 90s. Tapos, yan din yung time na naglabasan yung mga surplus sa kung saan-saan panig ng Pilipinas, yung mga surplus ng mga TV galing Japan na sobrang mura. Mabibili. Ay, nakalimutan ko nga, no? Diba? Sabay-sabay yan eh, naglabasan. So, kalimutan ko yun, ha? Oh, so sabay-sabay yan eh, na naglabasan. Yan. Tapos ano pa ba yung pangatlo? Pagbaba ng quality ng ano, ng comics. Bakit bumaba yung quality ng comics? Kasi yung mga writer tsaka mga artist, nabababaan na dun sa sweldo. So halimbawa, nung time ko, nung 90s, binabayaran ako ng 75 pesos per page sa drawing. Wow! Yeah, 75 pesos per page. So, ang gagawin mo nga naman, teka, bakit ko ba gagandahin ng bonggang-bongga tong page ko? Eh, 75 lang naman natanggap ko. So, para siya naging pabrika. Para kung kumita ka ng malaki. Gagawin mo na, dadalian mo na, tapos pupunta ka na doon sa next page para mas marami para meron kang kasunod ulit. Yun. Okay, gets. Yun. So, sabay-sabay yun. And then, number four is, nag-alisan yung mga magagaling. Yung mga writers, lumipat na sa pagsusulat sa TV, sa movie, naggawa na ng pocketbook. Yan. Yung mga illustrator naman natin, lumipat na sa animation, sa advertising, yung iba nag-America na. Yun. Marami nang umalis din talaga ng mga tao. So, kami mga hindi marurunong, kami naiwan. Magaling ka naman ah! Yun, kami naiwan. Ano yung number five? Nakalimutan ko, nawala na sa isip ko yung number five eh. At yung number six kasi, yung tinatawag na monopolyo ng monopoly ng publication. Ito medyo controversial kasi ito. Na hanggang ngayon maraming hindi tumatanggap, lalo dun sa mga editorial department na galing dati sa lumang publication. Kasi nga pag sinabi nating monopoly, iisa lang yung may hawak ng comics sa Pilipinas. Which is, in reality, totoo naman talaga nung time na yon. Ang may-ari ng Gassi, ang may-ari ng Atlas, ng Counterpoint, ng ano, Rose's Family ano. Kumbaga sila yung naglalaban. So, walang masyadong independent eh. Yun. Ang problema rin kasi siguro, kasi nga sila yung may hawak ng distribution sa buong Pilipinas. Sila yung nagdi-distribute eh. Oh yeah. Randy, before sige, go. Actually may parang chismis lang eh, no? May chismis ako nakuha noon sa mga veterans noon nung nag-aaral pa ako sa comics nung bata-bata pa ako. Kasi 'di ba sina Redondo, sina Alcala naglabas ng Kraft. Yung Kraft Comics noong 1960 something. Eh ang lakas noon kasi nga ang gagaling ng mga creators sa loob eh. Ang gagaling ng mga illustrators. So may kwento na sabi nung sabi yata ng ano ng kasi ang may hawak noon mga Roses eh, di ba? Oh. Yung ano yung malaking publication na wala pang Gassi tsaka ano noon eh tsaka Atlas. Ang sabi doon sa mga distributor kapag dinistribute niyo tong mga comics na to, itong mga gawain ni Redondo, hindi na namin kayo bibigyan ng mga magazine, ng mga kung ano-ano ng reading material, mga journal. Wow. So may mga ganung kwento. Hindi ko lang alam kung totoo kasi nga wala kang mababasang ano, di ba? Kwento ng mga matatanda yan eh, na nakuha ko. Ayun. Mm. Pero naniniwala ka ba? Oo, kasi yung mga matatandang illustrator, pare-pareho ng kwento. Sino masasabi mo, five, na pinaka-importanteng komikero before the year 2000? And yung five na pinaka-importanteng comics na ginawa sa Pilipinas before the year 2000? Baka mag-overlap lang yan. Oo nga. Siguro number one, ano, Tony Velasquez, yung Kenkoy. Okay. Number two is Mars Ravelo, Darna. Parang yan yung birth ng ano eh, ng character creation sa Pilipinas. Yan yung una eh. Parang masikat pa si Darna kaysa kay Turanti at Laura. Di ba? Okay. Pagdating sa literary world eh, di ba?
number 3 siguro si Kuching. Complete package kasi. Okay. Tingin ko nga parang walang ibang complete package gaya ni Kuching eh. Tinitingnan ko yung history natin. Parang walang ganun eh. Although may mga illustrator din kasi na nagsusulat, pero si Kuching kasi ano eh, complete eh. Magaling magsulat. Alam na alam niya yung, yeah, alam na alam niya yung craft niya. Di ba ano nga, ang sabi nga, nagkaroon siya ng 56 novels, yung 53 dito na pelikula. Tatlo lang yung hindi, di ba? Eh kasi nga alam na alam ni Kuching. Marunong siyang gumawa ng kwento talaga. Alam niya yung ano, yung kiliti ng tao. Alam niya kung ano yung ginagawa niya, which is napakahirap nun. Eh pag creator ka kasi, kung ano lang yung gusto mo eh, di ba? Parang ako, kung ako lang, kung ano lang yung gusto kong gawin, yun lang ang ginagawa ko. Pero si Kuching hindi eh. Iniisip niya yung readers niya. Galun siya kagaling. Galing. Alam niya yung readers niya. Number 4, siguro si Alex Niño. Kasi si Alex Niño, isang ano eh, isang halimbawa na ano, na pagdating sa art ah. Kasi di ba may kwento dito nung araw na hindi masyadong gusto ng mga editors yung art niya. Kasi diba may kwento nga dito na sabi sa kanya isang editor, alam mo yung drawing mo pang Amerika. Dapat sa Amerika ka na mag-drawing. So yung kwentong yung parang may halong, I don't know, panlalait or ano kay Alex Niño. Na yung drawing mo hindi bagay sa Pilipinas. Kasi yung mga drawing mo ng babae, mga mukhang aswang, parang ganun. Eh, ang comics kasi natin, dapat magaganda yung mga mukha ng mga characters eh. Yung mga ganun. And then, nung napunta sa Amerika si Alex Niño, nag-drawing siya doon, sabi naman ng American editor sa kanya, gustong-gusto ko yung style mo kasi very Asian. Baliktad. Find so your niche, siya, everyone. Yeah. So parang si Alex Niño yung isang halimbawa na ituloy mo lang kung ano yung gusto mong gawin. May market din yan. May market din yan. At mas malaki. Mas malaki market mo. Number 5. Siguro ano personal ah. Ito personal. Sa akin lang. Ano? Vincent Kuwa. Okay. Vincent Bakit? Kuwa. Bakit? Parang siya yung nag-introduce ng gothic na drawing tsaka ano, writing sa Pilipinas pagdating sa comics. Kung titingnan mo yung mga stories niya nung araw tsaka yung drawing niya, siya lang yung ganun eh. Siya lang yung ganun, si Vincent Kuwa. Para kang ano, para kang nanood ng Twilight Zone sa comics. Para kang nanood ng pelikula ng TV sa comics. Ganun yung ano ni Vincent Kuwa eh, nung time na yun. Pero personal ko lang yun ah, hindi ano yun. may merong kinukuwento yung mga yung isang American comics editor tungkol kay Alfredo Alcala na nung unang pumunta si Alfredo Alcala doon, tinanong siya nung editor, ilang pages yung kaya mo per week? Tapos sinabi ni Alfredo Alcala, 40. Tapos sinabi nung editor, hindi, it has to look like this. So nag-pull out siya ng mga American pages. Oh. Inignan daw ni Alcala, tapos sinabi daw ni Alcala, 80. I see you know the story. So, yeah. One, based sa mga naririnig mo from your colleagues and ano yung mga mas ano may edad, totoo ba yung kwento na yun? And two, totoo bang mabilis lang ang mga Filipino artists talaga? Tingin ko totoo eh. Kasi nung nag-aaral ako ng comics illustration noon, teacher ko si Hal Santiago. Wow. Teacher ko siya. So isa ako dun sa mga youngest ano niya, student niya nung time na yun. Nung time na yun, natatandaan ko, tumatapos siya ng 15 pages a day. What? Oh, 15 pages a day. High quality pages a day. Yeah. Oo. Paano? Although may mga assistant kasi siya, pero kaya niyang gawin. Paano? Wow. Actually, okay. Yung mga assistant, ang ginagawa lang naman, naglalagay ng mga puno, yung mga ganun. Minsan nagbablock. Kasi ine-ex lang ni Hal Santiago yung mga block na areas. Tapos ibablock lang ng mga assistant. Nagagawa niya yon 15 pages a day. At magugulat ka, kaya. Kasi nga, nung time na yon, ang dami-daming ano, ang dami-daming nobela ni Hal Santiago na lumalabas every week. Every week yun. Well, eh ngayon nga, nahirapan ako maka one page a day. Yeah, tingin ko kaya eh. Oo.
Tingin ko totoo 'yung sinasabi ni ano ni Alfredo. Kaya niyang gawin 'yun. Eh kasi nga 'di ba 'yung style niya masyadong ano eh. Ang tawag dito, detalyado. Oo, masyadong makot-kot, madaming rendering. Eh siguro nung pinakita sa kanya parang line drawing lang, kaya sinabi niya eh tipag ganyan. Kaya niyang gawin.